usapan natin yung moto proprio ano sa Senate. Hindi porke may moto proprio eh pwede na tayo maglabag ng constitutional rights, rules and evidence. Our rights end where other rights begin, no? So walang immunity ang presidente, ang Congress, ang judiciary para labagin ang karapatan ng karapatan pantao, constitutional rights. Lahat tayo ay sakop ng constitutional rights, no? Our rights to for ano no, privacy, mga ganyan. Ta yung habla sa atin. So hindi tayo pwedeng patawag ng warrant probable cause, di ba? So nangyari kasi dito yung sa moto proprio na yun, yung investigation nila ay base sa isang illegally obtained evidence. Ano ibig sabihin? Yung ebidensya nila is illegally obtained evidence. So ibig sabihin kahit ano gawin nilang investigation, walang pupuntahan yun. Kasi pwedeng itanggi yun because you cannot use that in any court of law. Illegally obtained eh. Second, hindi lang siya illegally obtained kung hindi fabricated pa. Bakit fabricated? Inauthenticate ni Morales na March 11 yun. Yung March 11, 2012 ay Sunday. So, wala talagang office noon sa PIDEA nung time na yun. So, walang pasok yung Sunday eh. So, fabricated yun. Mali. Pero inauthenticate pa rin niya na gumawa siya ng Sunday investigation. So, wala naman dun. Wala naman investigation ng Sunday. Wala nga ng sine eh. So, dun pa lang sa documents na yun, wala pa siyang control number. Maraming loopholes yung document at illegally obtained evidence yung document. So, ang daming ano, yun ang naging ground para patawag si Maricel. Bawal yun eh. Patawag yung ganito. Hindi, walang kapangyarihan si General, si Senator Bato para gawin yun. Or ang presidente, or ang judiciary, naggawin yun based on illegally obtained evidence. Actually, hindi lang nga illegally obtained evidence, kundi fabricated illegally obtained evidence. So, ang daming sa pool. So, tingin ko, nag-violate si Senator Bato sa mga rights nila Maricel Soriano, ng presidente, no? Wala man, hindi sila makalaban, hindi sila maka, ano, di ba? So, parang nagtatago sila dito sa moto proprio na hindi naman, wala namang immunity yan, no? Hindi nagbibigay ito ng immunity sa kahit kanino kasi wala namang immunity talaga pagdating sa violation of rights. May immunity from arrest, pwede, at saka sa filing of case sa presidente may mga ganon, immunity sila from lawsuit, pero pwede pa rin silang kasuhan, pwede silang ma-impeach, di ba? So pagka nag-violate ka, may impeach ka. Oh, so walang exempted, walang exemption, di ba? So yun yung lang nakakapagtaka dito. So dapat itigil na yung Senate hearing dahil yung kanilang pupuntahan ay wala namang pupuntahan eh. Napakasinungaling nung Morales, 'di ba? Sabi niya nag-fill up siya. Lahat daw ng pangangailangan eh inano niya no, lahat ng requirements. Eh lahat ng requirements, isa na nga sa requirement dun eh. Tinatanong kung ikaw ba ay nakasuhan, 'di ba, on any case. Dapat 'yun, magche-check ka doon or mag-yes or no ka doon. 'Di ba? Pero hindi niya raw sinasagutan. Pwede ba 'yung gano'n, nag-a-apply ka ng trabaho? Hindi mo sasagutan, hindi nakisinungaling siya, 'di ba? Umiiwas siya sa kaso. 'Di ba? Papalabasin niya na PIDEA ang naglagay noon sa PDS niya kahit siya naman talaga ang naglagay, 'di ba? Paano naman nangyari na nag-a-apply ka ng trabaho, hindi mo che-checkin 'yung napaka-importanting kailangan niya dahil PDA agent ka. Kailangan malaman nila 'yung mag-yes or no ka ron. Kung mag-yes ka doon, eh tatanungin lang nila ano ba yung mga kaso na kinaharap mo, di ba? So ito ay baseless accusation, walang pupuntahan, nonsense, nagpag-aaksaya ng pera ng sambayan ng Pilipino at walang purpose kundi manira lang, sirain yung presidente o dahil wala naman pupuntahan eh, gusto lang nilang sirain lang talaga. Nagsisell doubt na lang si Senator Bato, no? Selling doubt para magduda yung mga tao kay sa presidente. So hindi maganda yung purpose niya. Walang pupuntahan, wala tututunan kung hindi illegally obtained evidence ginawang sa Senate, di ba? Katawa-tawa, bibiri mo illegally obtained evidence at fabricated pa ginawang ebidensya for Senate hearing. Edi, malaking kalokohan 'yun. No? Labag sa batas, labag na labag eh. So yun lang po muna at maraming salamat.